Magandang araw sa inyo at welcome sa aming bagong video. Ako nga pala si Jasper ng Golden Detector Company dito sa Abu Dhabi United Arab Emirates. So ngayon i-review natin ang Gold Vision na device. So ang pinanggalingan nga pala nitong device na ito ay ang Gold Legend na Long Range Locator. So after ng success nitong Gold Legend, marami mga consumer ang nag-request na lagyan daw ng 3D ground scanner na technology. So ngayon kaya itong Geoground ay naglabas ng Gold Vision na device kung saan ito ay merong long range locator na at ground scanner na technology. So ngayon i-review ko yung kanyang operating mode at yung kanyang mga parts and accessories. So nga pala itong device na ito ay pwede nyong gamitin sa pang gold prospecting, gold or treasure hunting. Pwede rin ito sa cavity detection. So ito yung mga kanyang parts and accessories. So ito yung kanyang control unit. So makita nyo naman na color display siya, tapos may mga navigation button siya. And then dito, meron siyang LED flashlight. Dito naman yung kanyang laser, then kabitan ng kanyang mga antenna at sensor. And then kung makita nyo dito sa gilid, ayan po ay Type-C na or Type-C port. And then ito yung kanyang sensor. Ito yung kanyang smart scan sensor. So umiilaw din to. Pagka halimbawa may nade-detect siya, so umiilaw yan na pula o kaya itong green or blue. Ito naman yung kanyang parabolic antenna. Ito naman yung kanyang dalawang antenna recipient. So yung kanyang handle, rechargeable na siya. Ayan siya. So Type-C din siya. So meron siyang lock and unlock dito. Then may trigger button siya. So ito naman yung kanyang tablet na kasama. May tablet siyang kasama, so pwede mong gamitin yan pagkagagamit ka ng ground scanner na operating mode. So ito naman ang kanyang case. So ito ay waterproof and shockproof case yan. So meron nga pala yan sa loob na charger at saka yung cable niya pang charge. So ito may kasama sang user manual. So English yan. Nandyan lahat ng kanyang kung paano siya gamitin. And then meron siyang warranty card. So yung warranty niya ay 3 years. So ang company namin ay nagbibigay naman ng additional na 2 years. So total warranty niyan ay 5 years warranty. So ito naman ang kanyang guide para dun sa kanyang 3D analyzer na software. So pwede mo siya i-download sa Google Play. So ayan yung QR code niya. And then ito yung kung paano i-download siya. Tsaka yung sa kanyang 3D image na operating mode. So, meron din kaming ito nga pala, yung aming Golden Detector Warranty Card. Nagbibigay din kami nito. Ngayon, simulan natin sa kanyang ground scan na operating mode. So, pindutin mo lang itong OK. Piliin mo lang yung ground scan na mode. Tapos, i-coconnect mo siya dito mismo sa kanyang tablet na included. So, connected na siya. So, ang gagawin mo ay pupunta ka na lang dito sa kanyang 3D ground scan na operating mode. At meron ka ditong mga settings. So yung path, pwede ka mamili kung zigzag or parallel. Tapos kung saan yung gusto mong simulan na direction, kung left or right siya. So depende sa iyon. So manual naman at auto, meron ka rin type ng iyong pag-i-scan. Pagka naka-auto ka, isang pindot, tapos dire-diretso ang lakad mo. Pagka manual, ito ay kada lakad mo ay pipindot ka or kada step mo pipindot ka ng trigger button. So sa number ng step, yan, pwede ka mamili. Kung halimbawa, gawin natin 4 lang. Tapos dito naman, yung kanyang number of pulses, yung lapad nga ba, o yung lapad nung kanyang area na gusto mong iscan. So halimbawa, gawin lang natin na 4 din. So ngayon, after that, na-set mo na siya. Start scan lang ang pipinutin mo or itatap mo. So ayan yung kanyang pinapakita niya kung yung iyong direction. Parallel ang pinili natin. So skip mo lang, then pwede ka naman ngayon mag-scan ng area na gusto mong i-scan. Ngayon mag-i-start tayo ng scanning sa ground. So pipindot tayo kada lakad natin. So ganito lang siya. Pindot. So ngayon, sinave na natin yung ating na-scan. So tap lang natin to. So ganyan na siya, yung ma-view natin. So pwede mo siyang i-view ng 2D at saka ng, or kaya ng 3D. So makikita mo siya ng ganyan.
So in 3D mo siya makikita. Reset lang natin. So nga pala yung kulay niya. So pagka pula, ibig sabihin nun na metallic object. Yung dilaw na yan is natural mineral yan. Siyempre, yung kasi matagal na siya nakaburied sa ilalim ng lupa, di ba? So ngayon, ito namang green, yan yung ground. O kumbaga normal na lang yan na ground. Ibig sabihin wala siyang kahit ano. Pagka light blue, ibig sabihin may konting or maliit na hollow o space sa ilalim ng lupa. Pagka dark blue, ibig sabihin nun ay malalim. Kumbaga malalim na hollow or space sa ilalim ng lupa. So ngayon, ito naman, pwede mo tanggalin yung column niya. Pwede mo lang yan. Tapos yung wireframe, kung gusto mo siya i-view ng wireframe, ganyan siya. Or, ito naman yung kanyang data. So pag mas mataas ang data, ibig sabihin metallic object yon. Ito naman part na to. Yung icon na yan, makita mo yung meters, kung gaano siya kalalim. So example niyan, itong part na to 1.0 meters, dito naman is 0.7 meters. So doon naman sa kanyang space, makita mo, may hollow doon, 1.0 meters. So kada column niyan, meron siyang depth, kumbaga yung lalim mismo nung target or nung structure. So ngayon, ito naman, importante rin to. Type ng soil naman yan. So, kailangan mamili ka ng tamang soil nung meron ka doon sa area na in-scan mo. Kung halimbawa, concrete, piliin mo lang yan. So, bibigyan ka niya ng tamang depth. So, ngayon, dito naman tayo. So, yan, pwede mong tanggalin yung mga iba't ibang kulay. So, halimbawa, yung blue na yon, dark blue, gusto mong tanggalin. Ayaw mo ma-view siya, ganyan siya. So, halimbawa, yan naman. Yung light blue, tatanggalin niya rin yan. So, depende sa iyo yun. Yung yellow, tatanggalin niya rin. At itong red. Kung halimbawa, ayaw mo na metallic object, gusto mong mag-focus dun sa tunnel, halimbawa. So, yun lang yung makikita mo. So, dito naman, yung kanyang, ito ay 3D flat color. Iba't ibang kulay, syempre. Depende sa yun kung anong gusto mo. Pero ito yung standard niya. So, mas maganda na yung ganito lang ang gamitin mo. Ngayon, nandito naman tayo sa kanyang long range operating mode. So, ngayon, piliin natin to. So makikita nyo, meron siyang specific target. Kumbaga, pwede kang pumili kung ano yung gusto mong hanapin. So yung mga available niya ay bronze, cavity, copper, diamond, gemstone, gold ore, gold treasure, gold veins, iron, platinum, and silver. So kung halimbawa, ang sample lang hanapin natin is platinum. So, piliin mo lang yan. So, ang hanapin niya ay platinum lang. Wala nang ibang target. So, ngayon, dito naman, iseset mo kung ano yung type ng soil ang meron dun sa area na yon. So, kung high mineral siya, low mineral, normal, rocky, sand, stony, at huli, ang huling-huli ay itong wet. So, for example, wet. So, ngayon, ito naman yung distance. Yung range nung device, kung gaano kalayo ang gusto mong hanapin lang device. So ito ay hanggang 3000 meters. So pwede mo siyang iset, depende sa iyo kung gaano kalayo ang gusto mo. Kung halimbawa 350 meters, so hindi na siya lalagpas doon. Hanggang 300 meters lang. So sunod na option mo ay sunod na settings mo ay itong depth. So sa lalim naman, so hanggang 40 meters 'yan maximum. So kung halimbawa, pwede kang mag-adjust diyan. Kung ang gusto mong hanapin lang ay nasa around 11 meters. So, pag sinet mong 11 meters, hanggang 11 meters lang yung hahanapin niyang lalim. Hanggang, yung lalim niya ay hanggang 11 meters lang. Hindi na siya sobra. So, after that, dito naman makikita mo yung mga settings na ginawa mo. Yung target mo ay platinum, soil mo wet, distance 350 meters. Yung depth mo ay 11 meters. So, press mo lang okay. Then, makikita mo, press to or press on start to calibrate. Press mo lang tong trigger button and then magka-calibrate na siya. So, kailangan medyo nakababa siya. Medyo nakababa siyang ganyan. Pag medyo nakababa siya, mas maganda kasi yung kanyang balance. So, may smart balancing yan. Press mo lang trigger button para mag-calibrate. So, okay na. So, makita mo yung calibration niya or yung balance niya ay nandun sa green. Dapat nandun ka lang lagi. Para habang naglalakad ka, meron kang guide. So ngayon, kailangan mo to i-unlock kasi iikot yan. So nga pala, itong antenna, kailangan habaan mo yan. So parehas yan, habaan mo. So kung halimbawa naman, siyempre, sisimulan mo ang
north, south, east, west, di ba? So magsisimula ka sa north, hanapin mo kung nasaan ang north, kung may compass ka, mas maganda, then doon ka mag-i-start. Kung halimbawa naman, simula mo muna, nakatayo ka, tayo ka ng ganyan, ilock mo lang, huwag mo siya ilock, I mean, i-unlock mo lang siya. So magsisimula ka sa north, kung halimbawa hindi siya gumalaw, hindi siya nag-left or right, so doon ka naman sa kabilang direction. Dito naman, halimbawa, nakaturo ka dito. So kung dito naman ka nakaturo, bigla siyang kumanan ng hindi full or hindi siya umikot ng 360 degree, ibig sabihin nandun ang target. So ngayon, another confirmation yan, dito naman sa likod mo. So ito, dapat to iikot siya ng ganyan. Kasi mahaba ang antena niya, so tatama siya sa balikat mo. Left or right yan, so pagka tumama siya sa balikat mo, ibig sabihin nandun sa likod mo. So another confirmation naman, dito sa side na to, so pagka kumaliwa siya, at sure yung nakakaliwa siya, kasi dun sa mga previous na nag-test ka, eh dun itong direction na to. So kakaliwa siya, ibig sabihin nandun yung target. Ngayon, pwede ka nang maglakad dun sa direction na yon. So after that, maglalakad ka. So susundan mo lang itong, susundan mo lang ito mismong device kung saan siya tuturo. Pagka kumanan siya ng ganyan, susundan mo lang siya kada ikot niya. So hanggang sa mag 360 degree siya. So dahan-dahan ang lakad mo. Pag nag 360 degree siya, ibig sabihin ang target ay nasa ilalim ng device na mismo. Dito naman tayo ngayon sa kanyang free mode or free mode na operating mode. So press mo lang yan. Same procedure din ang paggamit nitong free mode. Parang long range long range lang siya na mode. So ganun din siya, left or right, yung process niya, ganun din, uulitin mo lang, parehas sa parehas lang siya. Ang pagkakaiba nito ay mamimili ka dito ng by frequency. So kung anong frequency ng target ang gusto mong hanapin, mag-a-adjust ka dito. So ayan, pwede kang mag-adjust ng frequency niya. Kung halimbawa 450 Hz, then ganun din, pwede kang mamili ng soil type, yung kanyang distance hanggang 3,000 meters. Yung kanyang depth hanggang 40 meters. So depende sa yon kung anong iseset mo, kung ano, kung gaano kalalim at gaano kalayo ang gusto mong hanapin ng device. So after that, makita mo yung settings na ginawa mo. Then press mo yung okay, calibrate. And then after that, pwede ka na mag-scan. Ngayon dito naman tayo sa smart depth na operating mode. So after mong gamitin yung long range o kaya yung free mode, pwede mo nang gamitin ang smart depth. So itong smart depth, press mo yung okay. So makikita mo yan. So i-unlock mo to, kailangan naka-unlock yan. Tapos kailangan mo siyang mag-press ka dito sa trigger button niya. So kailangan, so nandun ka sa gitna ng point mismo kung nasan yung target. So each corner niya, dun ka maglalakad. So for example, nandito ka, nandun yung corner mo. So lagi magsisimula ka sa una doon sa kanan mo. So yun ang number 1 mo, number 2, then number 3 mo dito, then number 4 mo sa kaliwa. So ngayon, ang gagawin mo, pe-press mo lang siya. So nga pala, pagka kada maglalakad ka, kailangan ay pipindot ka ng trigger button. So ngayon, maglalakad ka, press natin yung trigger button, then mag-guys ka, ano siya, calibrate. So yan, makikita mo, may arrow dyan. So maglalakad ka dun sa direction na yon. So nandito ka, ito yung corner mo, una yung number 1 mo. So habang naglalakad ka, pe-press ka, pagka nag-left na siya or right na siya, milalabas na notification at pababalikin ka sa gitna mismo, dun sa target. So after that, babalik ka, patayo ka ulit, and then gagawin mo ulit yung process na ginawa mo no number 1 dun sa number 2, 3, and 4. So pag nagawa mo na lahat yung process na yon, yung 1, 2, 3, and 4, milalabas na dito ngayon na depth nung target in meters. So dito tayo ngayon sa kanyang bionic operating mode. So yan na makikita nyo, itong bionic mode nga pala or operating mode. So maglalak ka ng isang target, for example itong gold bracelet. So ilalak mo siya, then after mo siyang ilak, i-scan niya yon. Then pwede ka na mag-scan sa area na gusto mong i-scan. So ang hahanapin niya ay same content nitong gold bracelet. So ngayon sample natin, press mo lang to, itong bionic. So itapat mo lang siya doon sa gold. Then, press mo yung trigger button, scan yan, then pwede ka nang mag-scan sa area na gusto mong i-scan. So, ang hanapin niya ay same lang content ng
gold bracelet. Kung ano yung nilak mo, yun lang ang kanyang hanapin. Yung content ng nilak mo. Ito naman yung kanyang Ioniq operating mode. So dito sa Ioniq is all metal yung kanyang ide-detect. So piliin natin yung Ioniq. Ngayon makikita nyo meron siyang target sa taas, sa baba naman ay cavity. Kung kung halimbawa makadetect na siya ng target or yung metallic object, eh kung malapit ka dun sa target na, kung lumalapit ka, tumataas din yan. Pag nag 100%, ibig sabihin malapit na siya dito sa mismong device. So ganun din dito sa cavity. So pagka malapit ka dun sa hollow na lugar or yun sa area na yon or space, kung may mga tunnel or hollow na area, eh kung malapit ka na, mapupuno rin yan hanggang 100% pag malapit ka na. So ngayon pala, ito pala ay pwede mo siyang gamitin pataas baba, left and right, at pwede mo rin siyang gamitin pa wave motion. So ito naman yung kanyang settings. So ang makita natin dyan, yung time, pwede mong i-adjust yan. Meron din siyang display, yan yung mga pwede mong i-adjust dyan. Sleep mode, yung kanyang brightness, tsaka yung sensor LED. So meron din siyang dito sa kanyang sound. So pwede kang mag-adjust ng general, keys, tsaka yung scan niya, kung gaano kalakas. And then ito yung mga available niyang languages. So meron siyang English, ayan yung iba. Meron din siyang ibang mga languages, ayan yung mga available. So meron din yan. Makikita mo sa baba yung information. So makikita mo dyan yung information or software ng device. Then serial number, model name, manufacturer, at saka yung website nung Geoground. Sa mga gusto pong bumisita sa aming office showroom, so nandito po kami sa Abu Dhabi United Arab Emirates, and then malapit lang po kami sa Abu Dhabi Mall. So sa mga inquiries at location ng aming company, pwede nyo po kaming kontakin sa aming company number. So available po dyan ang WhatsApp, Viber, at saka Botim, at ang huling-huli yung Google Meet. So pwede po tayo mag-video call para makita nyo yung device. And nagdi-deliver po kami anywhere po gamit po ang DHL Express. So pwede po kami mag-deliver sa Pilipinas or kung nasan po kayong bansa.